Radyo Bulacan, ang radyo ng bawat Bulakenyo. Okay, at bumabalik po si Kuya Pepe nyo, si Brother Pepe, Engineer Pepe, dito sa palatunto ng Katesismo para sa Katolikong Pilipino mula sa Kursilyo ng Pagkakristiyano. So ating pong tinatalakay yung tungkol sa tao, no? Kilalanin mo ang iyong sarili. Yan, kilalanin natin. So, kumisan sa topic ko, sa simpleng tanong, ano ba naman yan topic na yan, kilalanin yung sarili? Yan, bawat isa sa atin, pag kinilala sarili, sabi, aki binyagan, aki pinigyan ng pangalang, ako si Juan, ako si Pepe, aki binyagan. So, gusto natin ipakita ng tao'y nilikha na may dignidad. Ayun, with dignity. Pag sinabi may dignity, eh tayo po eh hindi isang material lang. So, bakit tayo nagkaroon ng dignidad? Sabagat tayo ay may kaluluwa. At niloob ng Diyos na sa pamamagitan ng bugtong na anak ay bumaba sa lupa sa kanyang kababaang loob, ang bawat isa sa atin ay mayroong pagkakataon na tayo'y makabalik sa buhay Diyos. Ayan. So, ayun sa ating Panginoon sa Kristo, walang anumang bagay sa mundong ito na maaaring maging kasing halaga ng ating kaluluwa. Walang anumang bagay sa mundong ito na maaaring maging kasing halaga ng ating kaluluwa. Yun po yung kahulugan na sinabi natin, yung mayamang binata. Even all of his riches, ipawala niya lahat yun at ipamigay. Nung pa lang niya makakamtan, ang kahalagahan na ang kanyang kaluluwa ay mapapasalangit. So, hindi po pwedeng bilin. Nakarinig na po ba kayo na binili po yung kanyang kaligtasan sa langit? O, yung iba po siguro sinasabi, magdo-donate na lang ako sa simbahan. Mali po yun. Maging pari, hindi po sinasabi yun. Pag binigyan mo ang pari o nabigay ka sa pari, bigay ka sa simbahan, pinaraan mo sa pari, tatanggapin niya kasi kailangan niya . Pero hindi ibig sabihin, nagbigay ka na malaki sa simbahan, ligtas ka na. No? Hindi po iyan. At maging ang buong mundo man ay hindi rin maipapari sa halaga ng ating kaluluwa. Alam nyo, familiar po ba kayo kay Kasoji? Si Kasoji? DJ Ga? Familiar ka yung sa pumasok sa yung consul do sa consul sa Turkey na isang mamamahayag pinatay doon, niyari doon. So nagkakagulo ang mundo noon dahil sa isang buhay. Pwede naman sabi, isang kaluluwa lang 'yan. Ang mundo ay binubuo ng 6.1 billion. May isang mamamahayag, correspondent ng United States, ano? Hindi po ako masyadong palabasahin, pero nakikita ko po yun. Nayanig po ang mundo. Sabi ni Donald Trump, kapag hindi inayos ng Saudi Arabia yan,
parurusahan ka ng US. Kita nyo yan? Nandal sa isang kaluluwa. Hindi nga natin malaman kung ano yung kaluluwa na yan. Sabihin, basta buhay. Alalahanin ninyo, nandal sa isang kaluluwa, alam nyo, sa 100 tupa, sa 100 na akay, it can be transformed into 100 tao na pag may nawawalang isa, hinahanap yan. Oh, halimbawa, doon po sa mga natabunan nung landslide, natabunan po nung mga nag-landslide nung dito sa Baguio, doon sa Indonesia, abe hanggang hindi po nakikita, milyon-milyon ang ginagastos, makuha lang ang labi ng isang kaluluwa. Ganun po kahalaga. So hindi parang naglibing lang tayo ng hayop. Tayo pag nalaman natin ang hayop natin natabunan, hindi mo na huhukayin. Kaya mo lang huhukayin, kung mababaw-babaw, pwede pang kainin. Ano? Hindi para kainin. Kundi hayaan ang malibing yon. Ay isang hayop. Wala tayong mapapakinabang kung makamta naman natin ang buong mundo, kung makakamit, magkamit naman ito, ay mapapahamak naman ang ating kaluluwa. Sa mga tweet ay lubhang mababa at higit na mababa ang halaga ng mundo sa atin, sa alinmang bagay sa mundo kaysa halaga ng kaluluwa ng tao. Even if the whole world is for sale, binenta, pero ang isang kaluluwa, yun ang sabi ng banal na Biblia, higit na mahalaga. So kita natin, kaya walang anumang bagay sa mundong ito maaaring maging layunin o pinaglalaanan ng buhay ng tao. So ang buhay ng tao ay hindi inilaan para sa alinmang bagay na nasa mundo. Of course, hindi man ibig sabihin nun eh. Alam mo naman, tayo mga Pilipino, kahit lolo't lola ka na, nag-iimpo ka kasi pinaghahanda natin yung buhay ng ating mga apo. Eh kasi nga sa hirap ng buhay, nandahil sa pag-ibig. Ano? Pero hindi natin inyaalis na yun ay isang side lang ng buhay natin na mayroon tayong malasakit sa ating kapwa. Kasi na sinasabi naman ng Panginoon eh, ang malasakit natin sa ating kapwa ay malasakit natin sa Kanya. Pero sinasabi, yung mga makamundo pinaglalaanan mo, kayamanan. Oh, hindi naman kayamanan yung mag-impo ka para doon sa pang-aral ng apo o tahanan ng apo. Dahil lahat tayo, we have to have our own shelter. O sa hirap naman ng buhay ngayon, talaga naman kung mapalad ang bawat isa sa atin, yung ating mga inimpok, hindi naman po sa atin yan. Alam natin di atin yan. Hindi iyan pang mundo, kundi sa first degree, second degree. Ano? Yan po. Kaya po, anuin natin, pag-aralan natin to. Ayun. Walang marunong na manggagawa, nagagawa ng isang bagay na dakila na ang tanging layunin ay maging alipin ng isang bagay na higit na mababa kaysa sa kanya. Ayan. Okay. So tayo po, bago po tayo matapos, tayo po ay mayroong isang awitin pa, DJ Ga. Radyo Bulacan. Ang radyo ng bawat Bulakenyo. When troubles come
and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Ang pinapakinggan, Radyo Bulacan, Radyo Bulacan. Anong istasyon ang number one? Radyo Bulacan, Radyo Bulacan. Anong istasyon ang sinusubaybayan? Radyo Bulacan, Radyo Bulacan. Anong istasyon ang for everyone? Radyo Bulacan, Radyo Bulacan. Anong istasyon ang pinapakinggan? Radyo Bulacan, Radyo Bulacan. Anong istasyon ang number one? Radyo Bulacan, Radyo Bulacan. Anong istasyon ang sinusubaybayan? Radyo Bulacan, Radyo Bulacan. Anong istasyon ang for everyone? Radyo Bulacan, Radyo Bulacan. RBR Radyo Bulacan. Ang radyo ng bawat Bulakenyo. Tell me his name.
want to know. The way he looks and where you go. I need to see his face. I need to understand why you and I came to an end. Tell me again, I want to hear. 103.9 RBR Radyo Bulacan. Ang radyo ng bawat Bulakenyo. Okay, at ito po, at muli ito magbabalik at nais ko pong ulitin ang ating puti na talakay, kilalanin mo ang iyong sarili. Nakikita natin ngayon ang kahalagahan ng tao. Ano? Kahalagahan ng tao, hindi lang tayo isang materialistic o material. Hindi lang tayo material. Nakita natin sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay destined na hindi tayo mapahamak at magkaroon tayo, mayroon tayong kaluluwa. Body and soul, yan po ang tao. So muli, yung ating pong mga tagapakinig, binabati po natin, napakarami po. Maraming salamat po sa pagtaguyod ninyo. Si Sister Vicky, Jonaldo, Sister Beth, ayan, Sister Beth. Parang, ay kumari, Maring Beth, anin yun? Palagi ko, ikaw na ito eh. At pamilya, no? Sister Jessica, Mario de la Cruz, Mario Reyes, Girly Santa Ana, Lucy Castillo, Vic Celery.